Tren sa Bando over Scottie Thompson sa 2023 World Cup, mainit na usapin ngayon online. At dating star player sa NBL ng Australia na nakatapat ni Kai ng amote sa Japan B-League. Yun ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So ilang buwan na lang at magaganap na ang pinakahihintay ng maraming mga Pinoy basketball fans. Ito nga yung 2023 FIBA World Cup kung saan ay isa lang naman tayo sa mga host country. Hindi biro malaking basketball event na ito dahil dadalo dito sa ating mismong bansa ang ilan sa mga sikat at bigating teams and basketball players sa buong mundo. Kung kaya't dapat ay hindi lang 100%, dapat nga ay 200% ang gawing paghahanda ng ating national team upang mas maging intact ang chemistry ng bawat isa at maging preparado sa World Cup para din hindi tayo matulad sa nangyari sa ating national team noong 2019 World Cup kung saan ay lumagapak tayo ng gusto. Dapat ay maging tama ang ilan sa mga gagawing desisyon ng Gilas coaching staff at ng samang basketball ng Pilipinas upang mabus ang ating pambansang kupunan. At ikonsidera ang ilang mga bagay tulad na lamang ng lugar ng ensayo, panahon ng ensayo at pagpili ng mga tamang malalaro na ilalagay sa final team roster. Dito tayo sa pagpili ng tamang malalaro. Nakaraan na yung usbong ang mainit na diskusyon online ukol sa kung sinong naturalized player ang karapat dapat na gamitin sa World Cup sa pagitan ni Jordan Clarkson at Justin Brownlee. Ngayon naman ay mas maugong at umiinit ang diskusyon sa kung sino nga ba sa dalawa nating kababayan na sina Scottie Thompson at Renzo Bando ang dapat isali sa final roster ng World Cup. Well, dahil nga sa parehong magandang ipinapakita ni Bando at Thompson sa kani-kanilang liga na sinasalangan, ay napipisilang dalawa na makakasali sa final lineup sa World Cup. Ngunit sa kabila ng parehong maunlad na career sa magkaibang pro league, ay nakasentro ang usapin sa kung sino nga ba ang mas maraming abilidad na pwedeng isalang sa world stage. Ayon sa mga komento online ay mas kumpleto Ricados kumbaga si Renz kay Scottie. Pareho silang all-around player ngunit mas bata, mas magilas, mas mataas ang athleticism at may tira sa labas si Abando. Kung ikukumpara daw kay Scottie na malaking pakinabang sa kanyang hustle plays ngunit hirap itong makapag-produce ng opensa sa labas. At nakadagdag pa dito yung daga nito nakaraan sa crucial free throws kontra Jordan. Malalaman natin yan dahil mas marami pang ipapakita ang parehong malalaro sa panahon ng pagsapit ng FIBA World Cup. Samantala kung maraming nagtaas ng kilay sa naging mga figures ni Kai sa kanyang debut game sa B-League since mataas ang ekspektasyon dito dahil sa level difference ng laro ng Japan at Australia, ay tiyak na mas maraming magtataas ng kilay lalo na ang mga Aussie basketball fans sa naging performance ng former Illawarra Hawks captain ng NBL na si Sam Froehlich. Dahil sa debut game nito sa B-League ay nakapagtala lamang ito ng 4 points sa 3 rebounds na mababa kung ikukumpara sa kanyang mga average figures sa NBL kung saan ay umi-score ito ng 14 points at 8 rebounds. Masasabi nating nangamote talaga itong si Sam. Ito ang palagi nating napag-uusapan noon sa NBL stint ni Kai na kung bibigyan lang ito ng plays at minutes ng kagaya ng nakukuha nitong si Froehlich at ibang mga NBL stars ay tiyak na kayang tapatan ng ating pambato ang kanilang mga numero kada game. Pero syempre tulad nga ni Kai ay mas magpapakita pa ng gilas itong si Sam sa mga susunod niyang laro sa B-League ng Japan. Kaya't abangan natin yan.